For a time, siya umano ang babaeng nagpasaya kay JM de Guzman. Di umano, niligawan siya ng Kapamilya actor hanggang sa nagkaroon sila ng mutual understanding. Subalit dahil nagkabalikan na nga sina JM at Jessy Mendiola, natigil na ang kanilang ugnayan. Nasaktan nga pa siya sa pagkakaunlot ng papausbong nilang pagkakamambutihan ni JM. Ang isa sa mga bida ng panibagong horror film na Chainmail, Meg Imperial, Her Hot Revelations, live on Aquino and Abunda Tonight. Welcome to the program. Thank you, Patita Boy. Tawa ka ng tawa nung pinag-uusapan si JM. So ano nga ba ang totoo? Ikaw ba iniligawan? Natuloy bang inyong relasyon? You were quoted to have said one time na hindi kawalan si JM. Tell me your story. Hindi po kawalan. Meaning, hindi naman po siya negative eh. I mean lang naman na before pa siya pumasok sa life ko, buo na po ako eh. So nung nawala siya, buo pa rin naman ako. So hindi kawalan, di ba, Patita Boy? I understand. So, nung nawala, ibig sabihin talagang pumasok siya sa iyong buhay. Were you in a relationship? No po. Okay, pero nanligaw? Siguro masasabi mo parang ganun po. Hindi natuloy ba dahil nagkabalikan sila ni Jessy? Hindi naman po, maybe because, not because with Jessy, pero siguro hindi rin talaga nag-swak yung ano. Parang okay. Feeling ko meron pa rin naman. But you guys met, di ba? Jessy, yes. JM sa concert ni Katy Perry. How yes, was po. It? Awkward at first kasi that was the first time na nakita ko sila together. Okay. So medyo awkward, pero nagbatian naman po kami. Pero hanggang doon lamang? There was yes. No conversation? Not really po kasi nasa likod ko sila noon nung ano. So are you hoping that one day, mabibigyan kayo ng pagkakataon makapag-usap kayo ni JM, kayo ni Jessy? Yes naman po. I'm open with it naman po. Are you open to a relationship now? No. Yan po yung list priority ko na kasi ako po yung breadwinner sa family. So, work po muna. Okay.